Ipinagmalaki ng nunungan Lanao del Norte ang pagkakaisa at patuloy na development ng probinsya sa 56 na founding anniversary ng lugar. Naging sentro ng selebrasyon ng bagong government center at pagpapalakas ng ecotourism sa lugar. Si Lou Antonio ng PIA Iligan City at Lanao del Norte sa detalye, Rise and Shine Lou. Makalipas ang 2 taon, ipinagdiriwang ng bayan ng Nunungan Lanao del Norte ang 56 na founding anniversary nito. Dito ay ibinida ang bagong tayong government center na matatagpuan sa Barangay Abaga kung saan ay na-turn over na sa lokal na pamahalaan. Inimbitahan din ng mga GMA 7 artists na sina Ken Chan at TJ Marquez upang maghatid ng saya sa mga residente sa isang mini concert sa Nunungan Lake. This is a proof na ang Nunungan ngayon is very peaceful na. The fact na Nunungan have been deprived for peace and development for the past decades, to be exact 30 long years na deprived ng Nunungan. Ngayon naging peaceful po, developed na po ang Nunungan. Although di pa po tapos ang lahat, pero sinusustain natin kung anong meron tayo. Tampok din ang iba't ibang aktibidad na isinagawa sa Nunungan Lake tulad ng motocross competition, camp and chill with live band, at fireworks display. Habang hinihintay pa ang opisyal na deklarasyon ng Mount Inayawan Ridge Natural Park bilang ASEAN Heritage Park, nagkaroon din ng unang pag-akyat dito na tinawag na kalilintad o peace climb. So that is why we are exerting much effort on how to develop, how to make Nunungan a better place to live in, on how to make Nunungan a competitive municipality, not just in Lanao del Norte, but the whole country. Ang dating kilala bilang Rido Oakland Feed Capital of the Philippines ay pinagsisikapan na ngayong maging Wild Berries Capital of the Philippines. Dahil sa malamig nitong klima, magtatatag din ng mga strawberry farm sa 3 barangay sa bayan. Lou Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte, para sa bayan.